Simula sanggol pa lang si Yana, ang Lola Dominga niya na ang nag-aalaga sa kanya dahil inabandonan na siya ng mga magulang niya noon. Kaya naman, na magkasakit iyon ay ginugol niya na ang oras niya sa pagtatrabaho, pero hindi pa rin iyon sapat para matugunan ang kailangan nilang pera sa pagpapagamot nito. Habang nasa bahay siya at kakauwi pa lang sa bahay nila galing sa paghahanap ng iba pang pwedeng maging trabaho, dumating naman ang kaibigan niya si Karina, dala ang isang balita sa kanya. Besh, maiaalok akong trabaho sa iyo! Saad nito na makalapit sa kanya kasi nasa may terrace lamang siya ng bahay. Ano yun? Sabik niyang tanong at napatayo pa sa inuupuan niya. Hinila naman siya ni Karina papalayo sa bahay nila dahil mukhang ayaw nitong marinig ang sasabihin niya. Gusto mo ba na trabaho na malaki ang kita? Oo naman. Pero teka, ano bang trabaho? Mag-waitress ka na lang sa isang bar kasi opening sila ngayon doon sa pinagtatrabahuan ko. Sa bar? Ayoko nga. Baka mabastos pa ako ron. Wala ka na bang ibang iaalok? Tanong ni Yana sa kaibigan. Meron. Siyempre, alam kong itatanong mo yan. May naging kaibigan ako sa bar na lalaki. Mayaman at gwapo pero broken-hearted. Hiring siya ng fake girlfriend para pagselosin ng ex niya. Yun ay kung gusto mo. Napakamot naman ang ulo si Yana sa second option niya. Hindi naman ako artista. Wala akong talent sa pag-acting. Well, sayang ang opportunity, Besh. Kasi baka maunahan ka na ng iba. Handa rin siya magbayad ng malaking pera at bihisan na maganda ang magpapanggap niyang fake girlfriend. Baka nga magkagusto pa siya sa'yo eh. Biro pa ni Karina. Teka, ikaw, ba't hindi ka nag-apply sa kanya? Sinubukan ko naman pero hindi ako pasok sa standard niya. Nakakainis nga. Huwag na lang din. Alam kong mapapahiya lang ako. Ikaw nga hindi pasok. Paano pa kaya ako? Natawa naman si Karina sa sinabi niya. Ang ganda mo kaya sa akin. Basta try mo mamayang gabi kasi lagi yung tumatambay doon. Subukan mo lang kasi, wala naman mawawala. Pero parang hindi talaga kaya eh. Pero sige, susubukan ko para kay Lola. Sabay buntong hininga ni Yana. Okay na ha, hihintayin na lang kita mamaya sa bar na pinagtatrabuhuan ko. Paalam ni Karina at naglakad na papaalis. Pumasok na rin naman si Yana sa bahay nila at nakita niya roon ang lola niya na natutulog. Kapos na talaga sila, kaya kailangan niyang magsakripisyo. Dahil minsan, hindi na rin nakakainom ng maintenance na gamot ang lola niya at hindi niya man lang iyon mabilhan ng prutas na talagang kailangan nito dahil matanda na. Pagsilip ni Yana sa may bintana, nakita niya naman ang tita Mabel niya kaya tinawag niya iyon. Tita! Sandali po! Sigaw niya at tumakbo siya papalabas ng bahay. May problema ba, Yana? Alala nitong tanong. Ngumiti naman siya. Wala po. Pwede po ba akong humingi ng pabor sa inyo? May papasukan po kasi akong trabaho. Wala pong magbabantay ulit kay Lola. Kung okay lang po sa inyo, pwede po bang kayo munang bahala sa kanya? Tanong niya. Ang tita Mabel niya kasi ang palaging nagbabantay sa Lola niya kapag nagtatrabaho siya. Kaya naisip niyang lapitan ulit iyon. Oo naman. Dadalhin ko muna to sa bahay ko tong mga pinamili ko sa palengke. Tapos babalik ako rito. Saad nito. Salamat po. Sabay yakap ni Yana sa mabait niyang tita. Pumasok na rin naman ulit siya sa bahay nang umalis na iyon sa harapan niya. Nag-ayos na si Yana ng sarili para presentable naman siya kapag kaharap niya na ang lalaking tinutukoy ni Karina. Sana naman mabait yun at hindi bastos, mahinang sabi niya. Ilang minuto lang din naman ay nakabalik na ang tita niya, kaya nagpaalam na siya dahil babiyahe pa siya papunta roon. Hindi niya na sinabi ang lugar dahil alam niyang tututol iyon. Nakarating siya sa tapat ng bar sa kanyang tricycle na madilim na dahil magagabi na. Pumasok din naman agad siya roon. Medyo nairita siya sa ingay pero wala naman siyang magagawa. Dahil lasing na mga naroon.
Nasaan na kaya si Karina? Kunot noon niyang tanong habang nililipot ang paningin sa loob ng bar. Nag-ikot-ikot muna siya para hanapin ang kaibigan niya. Nakuha ang atensyon niya nang may makita siyang kababaihan na nakapila sa isang gwapong lalaki kaya naintriga siya. Lumapit doon si Yana. Nagulat siya ng buhusan ng lalaking yon ng isang babae ng alak na iniinom nito. Alis na! Galit at siga nitong sabi. Hindi naman nakapagpigil si Yana at hindi niya tiningnan lang ang nangyari. Pumagit na siya sa dalawa at galit na tiningnan ang lalaking iyon. Ano bang problema mo sa kanya? Ba't mo siya binuhusan ng alak? Matapang na tanong ni Yana. Ano naman paki mo? Sino ka ba para sigawan ako? Sumabat naman ang isang babae sa gilid. Baka admire mo yan, Jake. Nagpapansin lang. Nagtawa na naman ang lahat matapos nitong magsalita. Tama na. Mahinang sabi nitong babae na binuhusan ng alak kanina. Hinawakan nito ang kamay ni Yana para pigilan siya at huwag nang magkagulo. Hindi eh. Pinapahiya ka niya kaya dapat lumaban ka. Wala siyang karapatan na gawin yun sa'yo. Kilala mo ba kung sino ako? Tanong ng lalaki. Wala akong pake kung sino ka o kung anong pangalan mo. Hindi ako interesado. Sarkastikong sagot ni Yana para inisin iyon. Nagulat si Yana nang biglang may humablot ng kamay niya papaalis sa kinatatayuan niya. Nang tingnan niya kung sino ang umalis sa kanya sa harapan ng lalaking iyon, nakita niya si Karina. Huminto sila sa labas ng bar para mag-usap. Karina, bitawan mo na ako! Hindi pa ako tapos dun sa lalaking yun! Inis na sabi ni Yana. Nahihibang ka na ba? Si Jake yun at hindi mo dapat siya kinakalaban. Siya yung mayaman at gwapong lalaki na tinutukoy ko sa'yo na naghahanap ng fake girlfriend. Kaya pinipilahan siya ng mga babae kasi nag-a-apply yun sa kanya. Pero kapag hindi naman tanggap ni Jake, minsan binubuhusan niya talaga ng alak. Need talaga Yana na mag-take ng risk sa kanya. Pagpapaliwanag ni Karina. Mali siya. At wala siyang karapatan na gawin yun sa mga babae. Broken-hearted nga siya, pero hindi niya dapat binubuhos ang galit niya sa iba. Sorry Karina, pero hindi na lang ako magpapatuloy sa inaalok mo. Naiintindihan kita. Pero kung magbago man ang desisyon mo, nandito lang naman si Jake pero baka maalala niya ang mukha mo. Napailing naman si Yana. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Maghahanap na lang akong ibang trabaho. Aalis na pala ako. Paalam niya. Nang makalis na siya, pinatawag naman sa loob ng bar si Karina kaya pumasok na iyon sa loob. Nagulat siya nang lapitan siya ni Jake. Kilala mo ba yung babae yun kanina? Sigang tanong nito. Napalunok naman ng laway si Karina dahil sa wakas ay napansin din siya nito pero sa ganito pang pagkakataon. Oo, kaibigan ko siya. Iyan na ang pangalan niya at pasensya na kung nanggulo siya kanina. Hindi ka rin niya kasi kilala pero nakwento na kita sa kanya at kaya nga siya pumunta rito sa bar para makita ka at makapag-apply sa'yo. Sagot ni Karina na medyo kinakabahan pa. Ganun pala. Gusto kong makita ulit siya. Tell me kung saan siya nakatira. Utos ni Jake. Alam ni Karina na ayaw na makita ulit pa ni Hana ang pagmumukha ni Jake. Kaya sinubukan niyang pigilan ang sarili na huwag sagutin ang tanong nito. Hindi mo ba ako narinig? Galit na tanong nito. Nabigla naman si Karina kaya sinabi niya na ang lugar. Umalis din naman iyon sa harapan niya pagkatapos siyang makausap. Napakamot na lang siya sa ulo niya dahil alam niyang magagalit sa kanya si Yana kapag malaman nito na siya nagsabi kay Jay kung saan siya nakatira. Patay ako nito kay Yana. Inis na bulong niya. Kinaumagahan, maagang gumising si Yana dahil nasikaso niya pa ang lola niya bago siya pumasok sa bakery shop na pinagtatrabahuan niya. La, kumain po kayo ng gulay kasi masustansya yan. Dati ako ang sinasabihan niyo yan nung bata pa ako. Saad ni Yana. Huwag kang mag-alala sa akin, apo. Uubusin ko yan dahil alam kong masarap kang magluto.
saad naman ang lola niya pagkatapos niyang alalayan umupo. Medyo bumabalik na rin naman ang sigla ng lola niya, kaya nababawasan ng konti ang pag-aalala niya. Kain lang po ng kain. Aalis po pala ako ngayon kasi may trabaho pa ako sa bakery. Pero pinapunta ko naman po rito si Tita Mabel para siya muna ulit magbantay sa inyo. Nagulat si Yana na makarinig siya ng pagkatok sa pinto mula sa labas, kaya napatayo siya sa inuupuan niya. Baka si Tita na po yan, puntahan ko lang po. Nang madali naman si Yana na maglakad papunta sa may pinto. Nang buksan niya iyon, napatigil siya sa pangiti at napalitan ng pagkunot ng kanyang noo dahil nakita niya na naman si Jake, ang lalaking nakaaway niya sa bar kagabi. Ba't nandito ka? Hindi ka ba natutuwa na nandito ako sa harap mo? Sarkastiko nitong tugon. Ha? Ba't naman ako matutuwa? Naiinis nga ako kasi nasa harapan kita ngayon. Dapat ka lang matuwa kasi tanggap ka na. Ikaw ang napili ko maging fake girlfriend ko pansamantala. Saad ni Jake na kinagulat ni Yana ng sobra. Ako? Ba't ako? Tsaka teka, paano mo nalaman na gusto ko mag-apply sa'yo? At paano mo rin nalaman kung saan ako nakatira? Usisa ni Yana at napataas pa ng kilay niya. Well, sinabi sa akin ng friend mo nang tanungin ko siya. Huwag kang magalit sa kanya dahil natakot lang naman siya. So ano, payag ka? Hindi, ayoko nga. Isasarado na sana ni Yana ang pinto pero hinawakan naman iyon ni Jake. Narinig naman ni Yana na nagsalita malapit sa malikuran niya ang lola niya. Anong nangyayari? Ba't ang ingay niyo? Tanong nito. Nilapitan naman agad iyon ni Yana para alalayan dahil medyo mahina na ang tuhod nito. La, umalis na kayo ron. Tapos na po ba kayong kumain? Malumanay niyang tanong. Oo, sino siya? Ang gwapo naman ng iho na kausap mo, apo. Nobyo mo ba siya? Nakangiting tanong nito. Napangiti naman si Yana na makita niyang ngumiti ang lola niya, pero sinabi niya ang totoo. Hindi po, la. Hindi ko po siya nobyo. Yes po, lola. Nobya ko siya. Nahihiya lang po siyang umamin sa inyo. Sabat ni Jake. Napairap naman si Yana dahil sa sinabi nito, pero hindi muna siya naghamon ng gulo kay Jake dahil ayaw niya ma-highblood na naman ang lola niya. Upo ka na po muna, la. Aya ni Yana, pero pumasok na si Jake sa bahay nito at siya na ang nag-alalay kay Lola Dominga. Hindi ba kayo maging gentleman? Mahinang sabi ni Yana dahil hindi pa rin mawala ang inis niya kay Jake at sa tingin niya ay nagbabait-baitan lang iyon. Salamat, iho. Ang swerte naman sa'yo ng apo ko. Bukod sa ang gwapo mo na ay ang bait mo pa. Nakita naman ni Yana nang umiti si Jake, kaya hindi niya naiwasang umiti na rin dahil nakakahawa iyon, pero hindi na lang siya nagpahalata. Nagulat si Yana nang dumating na ang Tita Mabel niya, pero mukhang mas nagulat iyon nang makita nito ang gwapong kasama nila sa loob ng bahay. Sino siya, Yana? Straight ng tanong ng tita niya. Bisita po. Bisita. Boyfriend niya po ako. Ako po pala si Jake Sandoval. Ngumiti naman na tumingin ang tita niya sa kanya para asarin siya. Ikaw, Yana. Kailan ka pa nagkanobyo? Bakit hindi mo malang sinabi? Nahalata ni Jake na sasabihin sana ni Yana ang totoo roon, kaya inakbayan niya iyon. Nahihiya pa po kasi ako noon, tita. Sorry po. Sagot na lang ni Yana. Pagkatapos nila makipag-usap doon, ay hinila na ni Yana si Jake papalabas ng bahay. Pinilit niya iyong kausapin sa mahinang boses para hindi marinig ng tita niya ang pag-uusapan nila. Ano bang pumasok dyan sa isip mo para magpanggapin ako? Di ba sinabi ko naman sa iyo na hindi ako payag? Hindi ka na pwedeng umayaw pa. Wala namang mahira sa pagpapanggap at saka babayaran kita ng malaki for this. Umalis ka na nga! Yana, may problema ba kayo? Tanong ng Tita Mabel niya nang marinig ang ingay nila. Hindi po kami nag-aaway. Ganito lang po talaga kami.
pangungunang sagot ni Jake. Ngumiti na lang si Hannah para magkunwaring hindi siya naiinis. Ganun naman pala, pumasok muna kayo dahil ipagluluto ko kayo ng makakain. Naglakad naman si Jake papasok sa bahay, pero hinawakan ni Hannah ang kamay niya para pigilan siya. Busog pa po si Jake, tita. Tsaka aalis na po siya, may pupuntahan pa po kasi siya. Saad ni Hannah. Mapangasar naman ang ngumiti si Jake. No, it's okay. Actually, nagugutom na nga ako at ikakancel ko na lang ang lakad ko ngayon. Pagpapalusot ni Jake na lalong kinagalit ng husto ni Hannah. Sige, pumasok na kayong dalawa ha? Saad ng tita niya at pumunta na ulit sa loob ng bahay para makapagluto na. Umupo muna sila sa may upuan sa sala at saglit na nagkatitigan. Iniinis mo ba talaga ako? Galit na tanong ni Hannah. Hindi. Ba't mo naman naisip yan? I'm just trying to be nice to you. Huwag ka na makunwari pa. Alam ko naman na ayaw mong matikman ang luto na simple lang. Hindi kasi tulad ng mga kinakain mo araw-araw. Mayaman nga ako, pero hindi ako maarte. Sawa na rin ako sa kinakain ko. I just want to taste something new. Ilang oras din sila naghintay at nagbangayan habang nag-uusap. Nang tuluyan ng mainis si Hannah, ay sinamahan niya na lang ang lola niya at kinakausap na iyon para hindi mag-isa. Napangiti naman si Jake habang pinagmamasdan si Hannah, hindi kalayuan sa inuupuan niya. Napatanong tuloy siya sa sarili niya kung bakit parang unti-unti na ata siyang nagkakagusto roon. Ilang oras pa'y pumunta na si Mabel kay Hannah para alukin na sila na kumain dahil natapos na iyong magluto. Hannah, kumain na kayo roon. Ako na munang bahala kay nanay. Saad nito? Hindi po ba kayo sasabay sa amin kumain? Kunot noong tanong niya. Eh, hindi. Tsaka bawal naman kay nanay ang karne baka tumaas ang kolesterol niya. Ang mabuti pa, alukin mo na ang nobyo mo habang mainit pa ang niluto kong adobo. Saad ng tita niya. Gusto sanang sabihin ni Hannah na hindi niya naman talaga nobyo si Jake, kaso pinigilan niya na lang ulit ang sarili niya. Pinuntahan niya na si Jake sa inuupuan nito at masungit iyong tiningnan. Kakain na tayo, tumayo ka na dyan. Ganyan ka ba talaga umalok ng lalaki? Hindi mo ba kayo maging sweet sa pagsasalita? Gusto kong sanayin mo ang sarili mo na parang matagal na tayong close, lalo na kapag nakaharap na natin ang ex ko. Saad ni Jake. Wala ka ng pake. Sabay lakad ni Hannah papuntang kusina at sinundan naman siya ni Jake. Na makalapit na si Hannah sa may lamesa, umupo na siya sa upuan doon at ganun na rin naman si Jake. Habang tahimik silang kumakain, nabulo na naman si Hannah dahil magsasalita sana siya. Buti na lang ay binigyan agad siya ni Jake ng tubig sa baso niya. Okay ka lang ba? Oo naman. Pa-concern ka pa pero halatang gusto mong tumawa. Nagulat kasi ako. May gusto ka bang sabihin sa akin? Nang matikil na sa pag-ubo si Hannah ay nagsalita na siya. Gusto ko lang malaman. Bakit pala kailangan mo pa ng babaeng magpapanggap na fake girlfriend mo? Anong purpose mo? Sabay subo ulit ni Hannah ng pagkain sa bibig niya. Para pagsilosin ng ex ko. Gusto kong bumalik siya sa akin dahil mahal ko pa rin siya. Pareho kaming may pagkukulat sa relasyon namin, kaya hindi nag-work at nag-break na lang kami. Gusto ko pa rin siya at ayoko mapunta siya sa iba. Napatikil naman si Hannah sa pagnguya niya dahil nabigla siya. Ba't bigla nalang sumimangat ang mukha mo? Nagsiselos ka ba? Pang-aasar ni Jake sa kanya. Ako? Ba't naman ako magsiselos? Sino ka ba? Nagsiselos ka nga. Tigilan mo nga ako. Wala akong dapat ipagselos, no? Fine. By the way, sumama ka sa akin bukas. May pupuntahan tayo. Huwag mo nang itanong kung saan dahil ayoko na masyado matanong. Susunduin na lang kita rito kaya mag-ayos ka. Kumabog naman na malakas ang puso ni Hannah nang may maalala siya. Napatingin pa siya sa relo niya dahil hindi niya namalayan ng oras. Lagot! Sambit niya. May problema ba? Hindi ako nakapasok sa trabaho ko at dahil yun sa'yo. Mahalaga pa ba yun? Hindi mo na kailangan yun dahil kailangan mo mag-focus sa trabaho mo sa akin.
Kaya kong doblehin o triplehin ang bayad ko sa'yo basta nakalaan na lagi ang araw mo sa akin. Naiintindihan mo ba? Mayabang na tanong nito. Napairap na lang si Yana bilang tugon. Nang sumunod na araw, maagang pumunta si Jake sa bahay ni Yana. Dala ang binili niyang nakabasket na prutas para kay Lola Dominga. Yana! Sabay katok niya sa pinto. Narinig naman iyon ni Yana dahil kanina niya pa hinihintay si Jake pero ayaw niya lang ipahalata kaya pinatagal niya muna ang pagkatok nito sa pinto. Nang hindi na siya nakatiis, ay lumapit na siya sa may pinto dahil baka magising ang lola niyang natutulog. Nang buksan niya iyon, nakita niya si Jake na pormado iyon sa suot. May dala rin iyong basket na prutas na sa tingin niya ay ibibigay nito. Ano bang ginagawa mo? Kanina pa ako kumakatok dito. Busy ako, kaya huwag ka nga magreklamo. Sabay irap ni Yana. Aalis na pala tayo ngayon na. By the way, pwede mo ba itong ibigay sa lola mo? Sabay abot niya ng basket na may iba't ibang mga prutas. Sa lola ko? Ba't mo naman siya bibigyan ng ganyan? Ni ako nga na apo niya hindi ko siya mabilhan ng mga prutas. At mukhang ang mahal niyan. Nakausap ko kasi si Karina, yung kaibigan mo, at nakwento niya sa akin lahat tungkol sa iyo at sa pamilya mo. Gusto kong tulungan kayo, lalo na ang pagpapagamot kay lola mo. Pagkaalis natin, mamaya may pupunta rito na assistant ko para dalhin ang lola sa ospital at ipa-check up. Kausapin mo na lang ang tita mo na samahan ang lola mo para maging komportable siya. Ako na rin bahala sa mga gagastusin kaya hindi ka na dapat mag-alala pa. Pagkatapos magsalita ni Jake, napatigil na sa pagkunot noo si Yana. Kung ganon, maraming salamat. Nang dumating na sa bahay nila Yana ang tita niya, ay nagpaalam na sila ni Jake na aalis na sila. Nailang pa si Yana sa loob ng kotse ni Jake na minamaneho nito dahil first time niya makasakay sa isang mamahaling kotse na may aircon pa. San ba tayo pupunta? Saglit namang napasulyap sa kanya si Jake na magsalita siya at saka tinuon uli ang atensyon sa daan. Sa restaurant, makikipagkita tayo sa ex ko. Gusto niya raw ako makausap and I want you to pretend that you're my girlfriend. Huwag kang mailang para hindi ka mahalata. Napalunok naman ang laway si Yana sa narinig niya. Hindi niya kasi inaasahan iyon. Pagkarating nila sa restaurant, hinawakan ni Jake ang kamay ni Yana at sabay silang pumasok sa loob ng resto. Nakita naman agad ni Jake ang ex niyang si Liana at nakangiti itong napatayo sa inuupuan nito nang makita sila. Jake! Sabay yakap nito sa kanya na makalapit sila. I miss you. Marami nangyari kaya hindi na tayo nagkita simula breakup natin. Pero anyway, umupo muna tayong tatlo dahil mukhang may kasama kang magandang babae na ipapakilala mo sa akin. Umupo naman silang tatlo para makausap ang isa't isa ng maayos. Naramdaman naman ni Jake na parang hindi man lang nagsiselo si Liana kahit may kasama siyang babae sa pakikipag-meetup niya sa kanya. Hinawakan naman uli ni Jake ang kamay ni Yana na nakapatong sa lamesa para simulan na ang pagpapanggap. Yes, she's my girlfriend. I want you to meet Yana. Great, congrats. By the way, sayang busy ngayon ang fiancé ko. Hindi ko siya may papakilala sa inyo. If want you siya makilala, invite ko kayo sa kasal namin bukas. Excited na ako at medyo kinakabahan. Nakangiti nitong sabi. Nabigla naman si Jake sa sinabi ni Liana, kaya nagbago ang mood niya dahil mukhang siya pa ang nagselos. Sumabat na rin naman si Yana sa usapan ng dalawa. Kami ni Jake, pinaplano pa lang namin na magpakasal. Sabay ngiti niya at hawak sa braso ni Jake pero inalis naman ito agad. Tumayo si Jake at umalis sa harapan nila nang walang pasabi. Ano nangyari doon? Takang tanong ni Liana. Masama lang siguro ang pakiramdam. Pwede mo naman siyang puntahan, baka kailangan ka niya. Hinawakan naman ni Yana ang kamay ni Liana at saka napakunot noo. Hindi ako, kasi ikaw Liana ang kailangan ni Jake. I mean, may gusto pa rin kasi siya sa'yo. Mahirap i-explain pero umaasa pa rin kasi siya na magkabalikan kayo kaso sa sinabi mo kanina parang nasaktan siya.
Alam mo na may gusto siya sa akin. Bakit hindi ka malang magselos at magalit sa kanya? Eh may relasyon kayo. Napabuntong hininga naman si Yana. Ang totoo niyan, hindi niya ako totoong nobya. Nagpapanggap lang ako. Gusto niya ang pagselosin ka para bumalik ka sa kanya. Pero sa sinabi mo kanina, parang malabo na. Ayoko na rin na magpanggap pa, kaya sinasabi ko sa iyo to. Tsaka ikakasal ka na bukas, kaya dapat malaman mo na ngayon pa lang kung may chance pa kayo. Ngumiti naman si Liana sa sinabi ni Yana sa kanya. May iba na akong mahal ngayon at yun na ang gusto kong makasama habang buhay. Medyo na-disappoint lang ako sa mga nalaman ko ngayon. Pero masaya nga ako ngayon kasi maswerte rin naman si Jay kasi nakilala ka niya. I hope na hindi ka na lang niya fake girlfriend. Ba't parang nirereto mo naman ako sa kanya? Hindi ko yun gusto. Ang sungit kaya nun, tsaka hindi kami bagay. Nanghihinayang ako sa inyo. Kaya pala gusto kang balikan ni Jay kasi ang bait mo pala. Ayoko nang pag-usapan pa ang tungkol sa amin ni Jake. Kasi talagang nakamove na ako. Anyway, parang hindi na babalik dito si Jake. Pasabi na lang sa kanya na invited kayo bukas sa kasal namin ng fiancé ko. Pagkatapos nilang mag-usap, pinuntahan naman ni Yana si Jake sa kotse nito. Kumatok siya sa bintana ng kotse nito, kaya binuksan naman iyon ni Jake. Aalis na ako. Nandun pa sa loob ng resto si Liana, puntahan mo siya. Saan niya? Ayoko. Aalis na tayo. Pumasok ka rito sa loob ng kotse ko. Magko-commute na lang ako. Lumabas naman si Jake sa kotse niya at hinila niya si Yana dahil nagmamatigas ito. Kaya ko naman umuwi ng bahay ko. Ba't ihahatid mo pa ako? Gusto ko makasiguro na ligtas kang uuwi kaya ihahatid kita. Sabay maneho na ni Jake ng kotse niya papaalis. Ba't parang halata nang siselos ka? Naging bastos ka rin kanina nung bigla kang umalis ng walang paalam. Wala ka ng paki. Hindi ko gusto ipakita masaya ko sa harapan niya kung hindi naman totoo. Napayuko naman si Yana at saka naglakas loob na sabihin kay Jake ang gusto niyang sabihin kanina pa. Pasensya na pala. Hindi na ako magpapanggapan na girlfriend mo dahil sinabi ko na kay Liana ang totoo. Kahit kanun, gusto ka pa rin niya makapag-attend sa kasal niya. Hindi ako pupunta dun, pero gusto kong mag-attend ka dun. Sarkastikong napangiti naman si Yana. Ha? Anong gagawin ko naman dun? Hindi ko naman masyadong close si Liana, e ngayon pa lang kami nagkita. Basta, gusto kong mag-attend ka dun, tsaka mo nalang malalaman ang dahilan. Hininto na ni Jake ang kotse na minamaneho niya nang nasa tapat na sila ng bahay ni Yana. Kinabukasan, nang nagising si Yana, nagulat siya pagpunta niya sa sala na may malaking box doon. Nakita niya naman ang tita niya na naglilinis ng bahay kaya tinanong niya iyon. Saan po galing yan? Nagulat naman ang tita niya nang marinig siya. Gising ka na pala. Pinadala yan rito, Yana. Hindi ko alam kung kanino galing pero sa'yo nakapangalan kaya dito diniliver. Nilapitan naman ni Yana ang kahon at tiningnan niya. Nakumpirma niya na para sa kanya nga iyon kaya binuksan niya na. Nakita niya sa loob ng kahon ang wedding invitation at doon niya naisip na kay Liana iyon galing. May laman din ang kahon na magandang puting damit at halatang bagay sa kanya. Pero pa't naman puting damit pa? Parang ako tuloy ay kakasal nito. Reklamo ni Yana. Mag-a-attend ka ba ng kasal? Tanong ng tita niya. Opo, kinakabahan nga ako. Natawa naman ang tita niya sa sinabi niya. Hindi ka naman na ikakasal pero kinakabahan ka. Hindi ko po alam eh. Pero maghahanda na ako ng sarili ko para makapunta na po ako ron. Kayo na po muna, bahala kay Lola. Nga pala, Yana. Ang bait-bait ng nobyo mo. Siya na ang gumastos ng lahat ng napagamot ang lola mo. Pati mga gamot niya, siya ang bumili. Talaga po? Oo, hindi mo ba alam? Alam ko naman po. Hindi lang ako makapaniwala na tinotohanan niya yung sinabi niya. Pagkatapos makipag-usap ni Yana sa tita niya, ay nagpaalam na siya. Ilang oras din inabot ang pag-aayos ni Yana sa kanyang sarili.
Nang matapos na siya, ay lumabas na siya ng bahay para maghanap ng masasakyan. Habang naghihintay siya, dumating naman si Karina sa harapan niya. Besh, kumusta na? Tanong nito sa kanya. Ito, problemado. Ikaw kasi, pinakilala mo pa sa akin si Jake at nagkwento ka pa sa kanya tungkol sa akin. Ang swerte mo kaya kasi ikaw ang napili niya. Napansin ko nga simula na makilala ka niya, hindi na yung pumupunta sa bar para maglasing. Mukhang napabago mo. Baka nga interesado na talaga yun sa'yo. Pero saan ka ba pupunta? Ba't ayos na ayos ka? Kunot noong tanong nito. Mag-a-attend lang ako ng wedding ng ex ni Jake. Request niya kasi. Pero ba't naka-white dress ka? Bride ka ba? Biro ng kaibigan niya. Hindi. Hindi ko nga alam kung bakit ito ang pinadala sa akin na damit na susuotin ko. Nagulat silang dalawa nang biglang may tumigil na kotse sa harapan nila kaya napatigil sila sa pag-uusap. Bumaba roon ang driver at kinausap si Yana. Pinapasundo na po kayo at kailangan na po natin makapunta roon. Saad nito. Nagtaka naman si Yana dahil parang ang espesyal niya para ipasundo pa ni Liana sa kasal nito. Besh, sige na para makahabol ka sa kasalan. Nakangiting sabi ni Karina. Pumayag na rin namang sumama si Yana kahit nagdadalawang isip siya dahil baka matagalan siya makapunta roon. Ilang oras din inabot ang biyahe nila papunta sa simbahan pero hindi siya binaba ng driver doon. Dinala siya ng driver sa isang magandang lugar na hindi niya masyadong kabisado pero parang hardin iyon na puno ng mga iba't ibang bulaklak. Bakit po rito at hindi sa simbahan? Nandito pa ba yung bride at groom? Takang tanong niya. Hindi naman sumagot ang driver at agad nang pumasok sa kotse at nagmaneho papaalis. Manong driver! Bumalik po kayo! Huwag niyo akong iwan dito! Sigaw ni Yana at sinubukang habulin ang kotse pero hindi niya na naabutan. Nang makalayo na iyon, ay nilipot niya ang tingin sa lugar. Ang tahimik naman dito, parang walang katao-tao. Anong gagawin ko naman dito? Alalang tanong niya. Naglalakad-lakad si Yana para maghanap ng signal habang hawak niya ang cellphone niya pero wala siyang mahanap na signal para makahingi sana ng tulong. Habang abala na naglalakad at nakatingin sa cellphone, bigla na lang manabunggo si Yana kaya napatingin siya roon. Nagulat siya na makita niya si Jake. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Taas kilay na tanong ni Yana. Wala. Ikaw, ano namang ginagawa mo rito? Balik na tanong nito sa kanya. May nagpadala sa akin dito. Sa tingin ko tuloy ngayon ikaw na pakidnap sa akin. Wow, kidnap agad. Pinadala lang kita rito dahil may sasabihin ako sa'yo. Ano naman, tsaka ba't dito pa? Ba't kailangan gawin mo pa to? Nagseryoso naman si Jake na mukha at saka tinitigan si Yana. Naipangako ko kasi sa grandpa ko na kapag nakita ko na ang babaeng gusto ko, dito ko siya dadalhin. Dito niya rin kasi dinala si grandma. Naging sigurado na kasi ako sa babaeng nasa harapan ko at siya ang gusto kong makasama habang buhay. Nakainom ka ba? Lasing ka ba? Anong pinagsasabi mo? Hoy, gumising ka! Aaminin ko na sa'yo ngayon. Nasaktan talaga ako nung una makipag-break sa akin noon si Liana. Batulad niya, nakamove on na rin ako. I'm just pretending na broken-hearted para makahanap ako ng babaeng magiging concern sa akin. Pero naging iba ang takbo ng tadhana at nakilala kita. I like you, Yana. Lalo na nung una pa lang tayo nagkita kasi matapang ka. Kaya nung time na yun, hindi na ako nagdalawang isip pa at inalam ko kung sino ka. Yung pag-pretend mo na fake girlfriend ko sa harapan ni Liana, bala ko talaga yun, pero para hindi pagsilosin ng ex ko, kundi ikaw. Gusto ko kasing maramdaman kung may feelings ka rin ba sa akin. Sana naging malinaw lahat sa'yo ngayon. Hindi naman makapaniwala si Yana sa mga narinig niya. Napatigil na rin siya sa pagkunot noo. Binibiro mo ba ako? Mukha ba akong nagbibiro? First time ko nga magseryoso. Yana, gusto kita. Sabay hawak niya ng kamay ni Yana
at saka bumuntong hininga. Sana bigyan mo ko ng chance na patunayan ko ang sarili ko sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Luluhod sana si Jake pero pinigilan siya ni Yana. Gusto rin naman kita. Gusto rin naman kitang mas makilala pa. Ayoko masaktan kita dahil ayoko makita ka malungkot. Pwede mo naman akong ligawan kung talagang gusto mo. Napatalo naman sa tuwa si Jake. Napatingin pa siya sa langit at nagpasalamat. Niyakap niya rin si Yana na mahigpit dahil sa sobrang saya niya. Ako na ata ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi na binigyan mo ako ng pagkakataon na ligawan ka. Dahil pagtatrabahuan ko makuha ang oo mo. Hindi ka man ang naging una, pero ikaw ang gusto kong maging huli. The end. Dito na po nagtatapos sa magandang story na ito. Please don't forget to like, comment, and share. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Hanggang sa susunod na story ulit. Take care, everyone! Bye-bye!